Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening, bro. Good evening, bro. Good evening sa lahat. Kanina kasi, bro, nagsimba ko sa cemetery. May nakausap ko na ang sabi niya, sa Cebuano pa, diba ko ng lunggan, mga nakadungog sa usa ka sibling na nagsabi na kahit anong kabutihan na gawin sa tao na yon nga iba sa ibang sikta, hindi raw maliligtas. Sabi niya, ano raw, hindi niya kung sa kung pa kurang nalain siya ba, nasuko o lang ganon. Ano sa palagay niyo yun, bro? Mali ba yung pagkasabi? Ano sa tindigatin yun? Okay, Brother Junre? Yes, pwede pa ulit yung tanong, di ko naunawaan. Wala lang kaligtasan yung nandyan sa ibang sikta. Kahit kabutihan ang gawin. Okay. Hindi raw niya, ang sabi niya, hindi niya nagustuhan yung salita na yun. Sino ang hindi nagustuhan yung salita? Yung nakausap ko kanina, yun ang sabi niya, hindi niya nagustuhan yung sinabi sa CFD na kahit anong gawin kabutihan sa sa ibang sikta, hindi raw maliligtas. Okay, no. So, yan ang problema dyan, no? Yung nagpapakadyos na rin tayo ba? Ang tanong ko lang, bro, anong masasabi niyo doon? Ang sagot natin, ang mahirap nito, natuto lang tayong dumipinsa sa aral ng simbahan para na rin tayong Diyos. Hindi dapat ganun, no? Huwag tayong magpakadyos na parang tayo nang magbibigay ng hukom sa mga taong hindi kasapi sa iglesia. Okay, una, no? Sa mga tagalabas, ito ang sabi ni San Pablo, no? Sahin natin ang sinabi ni Apostol na Pablo, ha? Wag ho tayong yung parang tayo yung hahatol sa kanila, no? Ano, unang Corinthians 5:13, ano sabi ni Apostol na Pablo? Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao, okay? Malinaw, sa tagalabas, Diyos ang hatol, hindi po tayo, wala tayong karapatan humatol. Okay? Kaya nga sa 1 Corinto 4:5, kaya wag nga kayo humatol, magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. No? Trabaho natin mga Katoliko, ipaalam ang tunay na aral, ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, at hindi para hatulan ng mga taong hindi kasapi natin. No? May mga bagay na dapat natin ipangaral ang patutunguhan, ang delikado ng kanilang mga gawain. Ano ang mga posibleng mangyari? Hanggang doon lang tayo. Hindi tayo pwedeng magsabi na impyerno na yung mga yan. No? May instances sa Bible, kapatid, na hindi kasapi sa bayan ng Diyos, kinalugdan ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos. Usahin natin ito. Pagano pa nga ito? Hindi nga ito Kristiyano. Pagano? No, pagano na mabuti. Sumasamba sa, alam naman natin, pag sinabing pagano, ang daming lang kinikilalang Diyos. Pero ang kanyang gawain ay napakabuti.
kung nagkakawang gawa siya, kinalugyan siya ng Diyos. O, basahin natin. Ang pinakamana yan, ang mahirap, kapag tuto tayo salita ng Diyos, tingin natin, Diyos na rin tayo, no? Humahatol na rin tayo. Hindi dapat ganun. At may isang lalaki nga sa Cesarea, nagngangalang Cornelio. Sinturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, ibig sabihin general, no? Sinturyon. Isang taong masipag sa kabanalan, yan o, talagang namuhay siya sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin. Patandaan natin, ito si Cornelio, hindi ito Kristiyano. Pagano to, no? Romanong pagano to. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang ng may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa hupe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. No? Kung titingnan natin ito sa ibang salin, ito sa uno, balikan natin sa uno, no? Doon sa Cesarea may isang lalaking kapangalan Cornelio. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano, no? Tinatawag na batalyong Italiano. Siya at kanyang pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahirap na Hudiyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tumawag sa kanya, Cornelius. Pumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan niyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap, kaya inaalala ka ng Diyos. Ngayon, magsugo ka ng mga tao sa hupa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Kita natin, no? May mga tao ang hindi kasapi ng iglesia na kinalulugdan ng Diyos kapag mabuti ang gawa. Kaya wala tayo sa pader na humusgan ng sino man. Sabi ng Apostol na Pablo, huwag kayong humatol ng anuman, hintayin niyo ang Panginoon. At kung magbabasa kayo dito sa Vatican II na dito, sa Vatican II na dokumento ng simbahan, ang mga anak ng Protestante, tinawag ng simbahan mga kapatid pa rin natin sila. Lalong-lalo na yung mga bata na nabinyagan ng Trinitarian form. No, separated brethren ang tawag sa kanila, hindi pagano. Kapag Trinitarian form ang kanilang natanggap na binyag. No, so hindi tayo dapat pwede maghukom na di porket sila ay tagalabas, sila ay hindi na maliligtas. No, wala tayong karapatan maghukom, mga kapatid. Diyos lang ang karapatan. Tandaan natin ito palagi ito. Nag-aral tayo hindi para maging hukom, para ipaalam, para ituro ang tamang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Makatulong sa simbahan, sa pagpapalaganap, sa katuruan ng Panginoong Kristo at ng simbahan. Yan lamang po ang ating papel, hindi po para maging Diyos na rin, na maghusga na tayo, sino maliligtas, sino hindi. No, pero may mga karapatan tayo na ipaalam sa kanila na delikado yung kalagayan nila, delikado, maaari silang mapuntang impyerno kapag hindi sila bumalik, hindi sila magbago. So ganyan, hanggang dyan lang tayo, no, huwag tayong magsabi na impyerno na yung mga taga-ibang sekta dahil labag yan sa mga pangangaral ng ating mga apostol, no? Balikan natin ang unang Korinto 4:5, no? Sabi ng Apostol na Pablo, kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. At kung babalikan natin yung 5:13, no? 5:13 ng chapter 4.
Datapwat, sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Tandaan natin talaga yan. Diyos ang humahatol, sana nga labas. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan, oh, sa atin nga, sa atin, pagpalagay natin, Katoliko pero masamang tao, anong sabi ni Apostol Pablo? Alisin nga sa inyo ang masamang tao. Diba? So vice versa. No, wala, hindi pa rin natin masasabi na yung mga Protestante ay talagang wala ng kaligtasan yun. Diyos lamang po ang nakakaalam sa mga taong hindi kasapi ng iglesia. Kahit ka kasapi, Diyos pa rin na maghahatol. Hindi pa rin naman tayo eh. Kapatid? Yeah. Okay, salamat bro. Sana makarinig yung nagsabi ng ganyan para matauhan siya na yung sinasabi niya hindi talaga maganda. At saka yes. Hindi dapat. Hindi yung hindi dapat. Oo, oh, kasi ang Panginoong Hesukristo, Mateo City 1, judge not, di ba? Sabi nga niya sa Mateo City 1, judge not. Ang huling talata ibigay natin, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Kaya iwas tayo sa paghatol-hatol. Diyos lang ang may karapatang humatol, hindi tayo kapatid. Okay. Bro John Ray, dagdag lang din natin. Oh, sige Bro Angel. Kasi hindi naman ibig sabihin din naman na ano, baka hindi na babalik yan kasi pwede naman pala maligtas, gano'n, no? So, baka hindi na bumalik sa Katoliko. Ang ano dyan kasi is, yes, tama, hindi tayo humatol. Pero may guidelines po ang catechism natin, no? At Lumen Gentium 16, ito yung ano natin, no? Yung sa CCC kasi 846, through Christ alone, doon tayo masasaved. Sa 847 CC catechism, Bro Jando, sino maganda sa katikisim para mas malinaw pa rin kay ano, dagdag lang sa sinabi ni Bro. Kasi medyo baka sabihin naman eh, ay okay, may chance ba hindi na pwede pala kami, baka hindi na bumalik sa ano. Ang pinag-uusapan din dito, Brother Restituto, yung mga walang alam din, no? Pero pag nakaalam ka, delikado siya. Halimbawa, Lumen Gentium 16, halimbawa napangaralan na sila. Meron ako dito Bro Angel, Lumen Gentium 16, sige basahin natin. Oo. Meron din kasing guidelines tayo na pag napangaralan sila, hindi nila tinanggap, delikado kaligtasan. So may guidelines kasi kaya yung siguro yung pinupunto. At dun sa ang problema ay isa sa pinaka problema nila kapatid, no? Sa Juan 6:53. Delikado siya Bro Jando, 1:53. Yun ang medyo delikado doon. Ayaw naman natin silang husgan. Pero base sa Biblia, tinalikuran nila agad yan eh. Lalo na galing sa ano yan. Unang-una, ang kasalanan nila, apostasy. No? So mortal sin po yun. So ayaw naman natin masyadong anuin sila na ay pwede, baka hindi na bumalik din yan sa tunay na iglesia. No? So may guidelines lang po tayo. 1:6 nga Bro Jando, 53. Ako magbabasa. 1:53. Ito ang ating mabasa. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Hindi magkakaroon ng buhay yan. So, ang hindi lumusubo ng banal na hostya, no? So, tinalikuran nila yan. Kaya delikado pa rin ang kaligtasan nila, no? So, lalo na yung mga dating kasamahan, nagiging anti-Kristo na rin yan na umalis. So, in other words, delikado pa rin, no? Ayaw naman natin sila bigyan ng, Diyos na mapalahatol sa amin, may chance. No, yung mga hindi nakarinig yon. Sa katikisim natin, yun mga hindi nakarinig lang yan. Katikisim 847, bro. CCC 847. Teka. Basahin natin dito. Paragraph 847. Si katikisim yan, CCC. Ito. Para magpalinaw po sa lahat. This affirmation is not aimed to those who, through no fault of their own, do not know Christ and His Church. Those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His Church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those
those two may achieve eternal salvation. Mm, yung mga hindi nakarinig yan. Pero lumid yun sa 6:10. Halimbawa, yung mga nasa bundok, wala namang Biblia, wala namang ano. Pero they're really seek the kingdom of God, no? Yun, may chance. Pero ang kasi mga nagsulputan, narinig na nila yan eh. Nakikipag-debate pa nga eh. Eh, tinatanggihan yung banal na hostya. Tapos tinatanggihan yung Roman Catholic Church na founded by Jesus Christ. Umalis pa sila. Umalis sila, ang tawag dyan sa unang 1, bro, chapter 1 lang, bro, 18 to 19. Unang Juan. Mm. Unang Juan, chapter 1, verse 2. Unang Juan o verse 1? Chapter 2, unang Juan, chapter 2, verse chapter 18 to 19. Mm. Yung mga Antikristo. Okay. Oh, ito pala. Humunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig, dadarating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila ay nangagsilaba sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin, sapagkat kung sila ay sa atin, ay nasipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Mm-hmm. So yun eh, dito nga sabi nga, 'di ba, maraming lumitaw ng mga anti-Kristo, yung mga dati. So of course, if you're anti-Kristo ka na, dati kang nagsisimba, diniwanan mo yung banal na hostya, ano, banal ng Diyos at saka yung banal na simbahan tinayo ni Jesus Christ. Delikado, bro. So siguro yun yung mga basihan niya, kaya lang siyempre at the end of our life pa rin, guidelines lang yung mga yan, no? And the end of our life, wag mo sabihin impyerno, may impyerno siya kagad, kasi tandaan po natin hanggat may buhay, may pag-asa pa siyang bumalik. Kaya ang sabi sa Catechism 848, ang sabi doon, ang dapat daw tayo ay evangelize sila pabalik sa ano, no? Pabalik sa atin sa simbahan. So, hanggat may ano, kaya tama namin si Roger Rina o impyerno kayo mga sulpot. Hindi, kasi pwede evangelize mo lang tuloy-tuloy. Hanggat buhay ang tao, may pag-asa pa rin, kapatid. Pero pag tumanggi, ito yung pinaka-ano doon, tinanggihan ng banal na ostya, ang sabi ni Jesus, hindi ka magkakaroon buhay pag hindi mo kinain aking laman at inuminin ng mga aking dugo. Yun yung banal na Eucharistia. So talagang delikado na kaligtasan nung kapatid. Para baka sabihin naman nila, ay pwede pala. No, hindi. Pagka narinig mo, at hindi mo tinanggap ang simbahang tinatag ng Jesus at talaga pinipilit mo yung sayo, apostasy yun, heresy, ang daming mortal sin doon. Delikado pa rin ang kaligtasan. Pero kung di mo naman alam, o kaya bigla madal buhay ka, may chance ka pa, may pag-asa na mamaligtas kung narinig niya at nakabalik siya sa simbahang Katoliko at binalikan niya ang banal na wasya na si Jesus mismo, kapatid. Kaya, bro, dapat lang natin siguro ipagdasal, sari sa pagdasal, no? Na sana matawahan sila at saka bumalik na sa tunay na iglesia. Yeah? Yes, bro. Ako, every day, every night, sinasama ko sila na sana, lalo na nga itong mga kapatid ng ni Mrs. MCGI at natawa tuloy ako dun sa ano nila sa FB. Eh. Sabi no, may nakapasok na account ng ano ko eh. May nakapasok na MCGI. Laging nagtataka ako, ba't pumapasok yung mga si Ellie Daniel. Tapos itong huli niya, pinababayaan ko lang, hindi ako sumasagot, hindi ako nag-ano. Ang banat nila ngayong huli, sabi niya, bakit may mga piyesta ng mga patay? Nakikipiesta kayo. Bakit? Patay na ba kayo? Bakit kayo nagkipagpiesta? So, yun. Pinagdadasal ko po yung mga kapatid ng aking ang dami nila na budol-budol, kumbaga na biktima sila ni maling interpretation ni Ellie. So ako po, pinagdadasal ko po sila, sana lahat, no, ng tao sa buong mundo sana makabalik sa simbahang Katoliko, kapatid. Tama po 'yan, lahat po tayo, pagdasal na lang natin sila, imbis na i-condemn natin sila o i-judge natin, let's just pray for them po para makabalik sa simbahan, kapatid. Mas lalo na yung grabe yung nag-attack sa simbahan natin, mas lalo na yung ipagdasal natin dahil grabe talaga ang pag-attack nila eh. Kaya ipagdasalan siguro natin, bro. Salamat sa sagot, bro. Salamat sa magandang sagot.
yan lang ang pinaabot ko, parang marinig rin sa nagsabi doon na hindi tama yung sinasabi rin niya. Okay. Sa kasali pangarap niya. Okay. Sige, salamat. God bless, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto. Brother Junre, malinaw ba yung boses ko dyan? Malakas ba? Okay, mga kapuntos, so sa pagkakataong ito, ako magbibigay ng aking idea naman patungkol doon sa CFD na nagsabi na walang kaligtasan sa ibang sekta. Yan po ay, ano yan eh, meron yang ano, merong reason behind. Ito yan, no? Kung ikaw nalipat sa ibang sekta, sabi natin na ikaw nalipat sa ibang pananampalataya, tapos, nung ikaw na sa ibang pananampalataya, malaki ang paniniwala mo na ikaw ay nasa tama. At dahil nasa tama ka, namuhay ka na may kabanalan. Ano yung namuhay ng may kabanalan? Hindi ka pala away. Ano? Hindi ka pala away sa ibang sekta. Tapos, ano ka, mapagmahal ka sa kapwa mo tao. Makatoliko man o hindi, wala kang kinikilingan, tinutulungan mo, minamahal mo, at wala sa iyo ang ideya na ang Katoliko ang tunay na iglesia, wala sa iyong ideya na yon. Pag yon ang ano ang ginagawa mo as a Protestant member, may pagkakataon na maliligtas ka. Yan, tandaan nyo ha. May pagkakataon na maliligtas ka. Bakit? Hindi ka pala away. Pag hindi ka pala away, hindi mainit ang ulo mo. Oh. Kapag hindi ka pala away, hindi ka nagmumura. Pag hindi ka pala away, hindi mo ginagalit yung kapwa mo tao. So doon, ligtas ka doon. Pangalawa, hindi ka feeling righteous. Hindi ka feeling righteous. Dapat mapagkumbaba ka. Wala kang kinikilingan sa iyong pagmamahal, makatoliko man o hindi. Pag nagawa mo yan, ganyan kasi numuhay ang mga banal eh. No? Wala kinikilingan kahit anong nung sekta na relihiyon ka. Wala kang makita na isang santo sa Katoliko na palatira sa mga Protestante. Walang ganun. Pangapat, wala kang ideya na ang Iglesia Katolika ang tunay ni Iglesia. Kasi kapag may ideya ka na ang Iglesia Katolika ang tunay ni Iglesia, pero ayaw mo pa rin umanib dahil meron kang sariling reason, kasi ang Katoliko may rebulto, kasi ang mga pare niya, mga immoral, kasi yung kanya mga madre, mga immoral. Kung ganyan, meron kang ganyang sarili mong ano, sarili mong definition, aba, kawawa, hindi ka talaga ligtas. Pero kung wala sa iyo ang mga idea na yan, kundili, ikaw ay namuhay lamang sa kalinisan, sa kabanalan, may pagkakataon pa na ikaw ililigtas. Kasi sabi ni Kristo, yung mapagkumbaba ay aking itataas. Ay hawabot na ka na sa ibang relihiyon ka. Pero ano ka, palaaway ka, palamura ka, nang ginagalit mo yung mga Katoliko para lang patulan ka, namamanutsada ka, judgmental ka, wala kang kaligtasan doon. Okay? So, proceed na tayo sa next video. Ay, wala na palang karugtong pala, nakalimutan ko kasi ang karugtong na video niya is may natanong sa atin na member ng Sola Gratia. Sola Gratia, ano kaya ito? Ito ba ay Protestante? So, yan ang ating aalamin sa pagbabalik nitong ating punto por punto. Ba't punto por punto? Sa loob lamang ng ilang minuto, magiging malinaw na sa inyo ang pananampalataya nyo. Kaya doon sa mga nalilito, sa kanilang pananampalatayang Katoliko, manood lang kayo ng punto por punto. At dito, sa ilang minuto lang, magiging malinaw ng pananampalataya ninyo. Okay, so kita-kita tayo mamaya ulit sa pagbabalik ng punto por punto.